Ikalima ng Disyembre noong 2023, patay na ng madatnan sa loob ng kwarto ng kanilang bahay ang 29 anyos na si Camille. Ang asawa nito halos madurog sa sinapit ng asawa. Sana po matulungan niyo po talaga ang pamilya po namin dahil sobrang hirap po ng ginawa po nila sa asawa at sa buhay po namin. Makalipas ang 9 na buwan, tila mabibigyan na ang pamilya Biscocho ng hustisya. Nahuli na kasi ang itinuturong utak ng pagpatay. Na-file na yung kaso, actually July 1 yung murder case. And yung estafa case is na-issue nga yung warrant of arrest. So initially under custody na ng BJMP yung suspect, yung main suspect natin. Ayon sa BCPO, nahuli ang suspect sa pagsisilbi nila ng warrant of arrest pero sa kasong estafa. Maliban dito, tukoy na rin nila ang tatlo pang kasabwat ng suspect na maharap din sa kasong murder. Sa imbestigasyon ng mga pulis, naging malinaw ang motibo ng krimen. Yung itong suspect is na-delay yung mga pagbabayad niya sa mga utang na. And eventually, nagkaroon ng estafa case. Yun na yung unang case. And then, siyempre, nagkaroon na ng indifference. Hindi na sila yung business, established na business report nila is nasira na. So, umabot sa ganitong sitwasyon na nagkaalitan ng suspect sa victim. Mayroon namang paliwanag ang BCPO kung bakit sila natagalan sa investigasyon. Ang ganitong kabigat na kaso is hindi pwedeng madaliin. You have to have a tight case para kung hilaw kasi na i-file mo is pwedeng i-dismiss sa prosecutor level or sa court. Kaya sabing medyo tumagal, inabot ng 7 months for us to have a tight case. Tumanggi muna sa ngayong magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Inaantay na lang sa ngayon ng BCPO ang ilalabas na warrant of arrest ng korte para maaresto na ang mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.